Hello Malangga, welcome again to my YouTube channel. This is Chris Cross Vercando. For today's video is tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng YouTube account or a YouTube channel. Welcome again to my YouTube channel. This is Chris Cross Vercando. For today's video is gagawa tayo ng bagong YouTube account. Sana masundan ninyo ang ating process kung paano gumawa ng tamang YouTube account. At extra security na din para sa inyong mga account, YouTube account. So sana masundan ninyo ito. Andito na tayo sa ating Creator Google account. Itong Google account is basically ang ating email, ang ating Gmail account. So, gagawa muna tayo. Ang ating name is Rio. Kumbaga, ang ating gagawin ngayon is a sample para lamang inyong masundan. So, ang ating name is Rio, then Vercando. Ang ating gagawin is gagawa tayo ng bagong email dahil wala pa tayong email kasi bago nga. So, gagawa tayo. Ang ating email is cctvercando. Then, type ang ating password. Ang technique naman dito sa ating password is gumawa ka ng password na mahirap, yung may mga punctuation, numbers, and big letters. Tsaka yung mga small letters, lagyan mo dyan. Kung pwede emoji, lagay mo na. Para extra security ang ating account. Then, pagkatapos ng type in ang password is, click mo ta, next. Then, dito sa ating, sa phone number. Ang, sa phone number is, halimbawa, naka-base ka sa ibang bansa. Kung anong bansa mo is, sundin mo ang country code ng bansa. Ang Pilipinas, ang country code ng Pilipinas is plus 63. So, ang paggawa mo dyan, ang paglagay mong number is plus 639, then the 11-digit number. Pero wag mo na isabay yung 0. Plus 63 na, then 9. Plus 639, halimbawa, yan ang number mo. Then, click next. Pagka next mo nyan is, magsisend si Google ng verification code. Kailangan makuha mo ang iyong code dahil nag-i-expire yan mga ilang seconds lang. Kailangan makuha mo na siya. Medyo matagal ito dahil verified talaga niya kung talagang tao ka, no? Siyempre, tao tayo dahil gumagawa nga tayo ng YouTube account. Pero, kailangan meron kang verified na number or contact number para ma-send ang iyong verification code. So, proceed na tayo. Antayan natin saglit dahil andyan siya. Matagal nga, kailangan natin mag-antay. Wala pa din. Video delayed, dahil Pilipinas nga tayo. Parang dito sa Pilipinas is lahat delayed na. Pati ang ating mga internet connection, hindi talaga kaya ang sobrang bagal ng internet. Kaya kung andito ka sa Pilipinas, pasalamat ka na lang kung nakakakuha ka ng malakas na signal. Siguro, merong malakas na signal kung malaki ang iyong MB or gigabytes or load. Kasi pag free data ka lang or anong ginagamit mong data, kung hindi ka magkaroon ng malaking gigabytes or MB sa load mo, hindi ka maka-open ng YouTube. So, kailangan mong gumastos din. So, andito na ang ating verification code. Dyan sa box na yan, i-type mo lang dyan ang iyong code, ang natanggap mong code galing sa Google. Then pagka type mo dyan, click mo tong verify. Yes, andyan. Tapos scroll down ka, may makikita ka dyan month. Ito yung month, yung birthday mo. Halimbawa, tong month is February, click mo yung February. Then, date, dito sa day. Then, sa year. Ito, sample lang ito, Malangga. Dito sa year is, huwag kang maglagay ng year na below or minor year ka pa dahil magkakaroon ka ng problema dyan. Madaming pasikot-sikot pag ang iyong channel is underage or ikaw is underage. Kailangan 18 plus ka na para madali. Then, gender is male. Click ang next.
Tapos click mo yung box na yes, I'm in. Click. Then scroll down na tayo dahil meron tayong i-agree dyan. Yan, click mo yung I agree para diretso ka na. Antay lang tayo saglit. Yes, andito na ang ating bagong gawa na YouTube account. Andito sa taas, itong naka-blue. I-click mo yan. Then, pag-click mo yan is, punta ka dyan sa Manage Your Google Account. Dyan sa baba ng iyong profile. Pagkatapos nyan is, puntahan mo tong Personal Info. Dyan sa Personal Info is, makikita mo dyan kung talagang tama ang pagkalagay mo ng iyong details. Then, balik dito sa baba sa security. Ito yung ano mga langga, no? Tandaan natin, ang ating YouTube account kailangan merong extra security para hindi ma-hack ng ibang tao or mga hacker. Then, punta tayo dito sa tinatawag na two-step verification. Then, get started. Pagka-click mo nyan, is lalabas ang password again para i-verify na talagang ikaw yan. Lagay mo ang iyong password. Then, next, scroll down tayo, maghihingi ulit yan ng verification code. Then, ang pinili natin is text message dahil pag call is medyo mahirap dahil ang caller ng galing sa ibang bansa is slang. Hindi natin makuha minsan ang sinasabi niyang number. Then, antay tayo saglit dahil medyo delayed ang ating code. Pagka-receive mo yan is ano lang, i-type po lang dyan sa nakaline na yan. Kailangan okay or tama ang pagka-type mo dahil isang mali mo lang yan dyan is nag-a-error. Then, click next. Then, turn on. Okay na ang ating two-step verification. Meron pang ano dyan sa baba, mga extra security kung gusto mo dagdagan. Meron pa dyan. Pero ito lang muna ang two-step verification para madali. Then, balik tayo sa ating account. Dito sa Manage Your Google Account. Then, i-click mo yung R na malaki. Then, kailangan ang iyong YouTube account is merong profile picture dahil yan ang basihan ng ating mukha. Kumbaga, hindi tayo alien o hindi tayo ibang tao. So, pili tayo ng mga profile natin na na medyo maganda. Kung pwede yung na talaga yung pinakamaganda or pinakagwapo dahil para makita ang ating mga subscribers. Huwag naman yung sobrang ganda, baka sa personal hindi na tayo hindi na tayo makilala dahil ang iba is sabi nila maganda sa personal as a profile picture pero sa personal hindi. May kanta yan dati. So andito na tayo. Balik tayo sa ating account. Dahil tuturuan ko pa kayo ng ibang tactics kung paano. Then, punta tayo sa ating account. Then, click mo yung YouTube Studio. Dito is tuturuan ko kayo kung paano i-design. Paano pagandahin ang iyong YouTube channel. Then, andito na. Use YouTube as create channel. Create channel muna tayo dahil wala pa tayong nagawa na channel. Email pa lang ating nagawa. Then, exit mo muna yan. Punta tayo dito sa customization. Yan, customization. Yan ang ating channel. Yung kumbaga sa settings kung sa phone pa. Branding. Yung branding is lahat andyan nung customized stickers or channel art. Dito sa ating branding, sa ating art is pwede ka pumili dyan ng iyong art, yung customized art. Pero itong sample natin is ito muna. I-adjust mo lang yan kung saan mo gusto ilagay ang iyong art. Then, scroll down. Dito sa video watermark is ito yung picture na nakikita natin sa baba ng ating video kung nagpi-play tayo ng video. I-click mo dyan is end of video or overall video. Then, publish. Pagka-publish mo is diretso. Hanap tayo sa ibang setting. Create or upload videos. I-click mo yan.
ay try muna natin mag-upload ng ating video. Yung ano lang, yung pinakamaikli or short videos para madali mag-upload. Then, hanap tayo, saglit lang mga langga, hanap tayo ng video na medyo maliit. Medyo maikli pala para madali mag-upload. Pasensya na sa mga aso ano, dahil medyo nasa province tayo. May kaingayan talaga, mga aso maingay. Kahit tao maingay, kung pwede lang ang aso kainin. Kasi hindi tayo nakain ng aso, may ano dyan, may viruses. So ano na, hanap na tayo ng ating video. Ito ang napili natin, ang intro button, dahil ano lang to, 13 seconds ata. So dito mga langga, ang tip naman dito sa pag-upload ng video is kailangan catchy ang iyong title. Pero itong sa atin, isample lang muna. Then halimbawa intro button or button para madali. Pero kailangan dito ha, ang iyong title is ano, kailangan kaakit-akit. Or kumbaga isang basa lang ng tao is mapapaklik na talaga sila, dahil baga ang content mo is worth it ang iyong content panoorin. So verify muna tayo. Dito sa verify, hindi ka pala pwede mag-upload ng thumbnail pag hindi verify ang iyong account. So i-verify muna natin. Then text me the verification code. Diyan ang ating i-select para madali natin matanggap ang ating Google verification code. Then lagay mo ang iyong number diyan para mag-send na sa iyo. Then antay na naman tayo. Antay lang saglit dahil andyan naman ang ating code. Bibigay naman yan sa iyo pag exact ang number na binigay mo. Saglit lang mga langga. Andito na ang ating code. Kailangan dyan sa code is huwag ka magkamali ha, dahil pag nagkamali ka is mag-error yan. Pag nag-request ka uli, matatagalan. Halimbawa mga ano na yan, 10 to 20 minutes. Kailangan exact ang iyong code. Continue tayo mga langga. Then submit. Yan, andyan na. Congratulations. Verified na ang ating YouTube account. Then exit na muna tayo. Balik tayo sa ating home, sa ating channel. Then click X na muna. Then balik tayo sa ating thumbnail. Ayaw pa niya. Parang bago pa kasi. Pero by next day, okay na yan. Pwede ka na mag-upload ng thumbnail na gusto mo. Then scroll down. Halimbawa kung gusto mo gumawa ng playlist, pwede rin ano, ilagay mo ang iyong video na ginawa sa isang playlist. Lagay mo dyan ang title, halimbawa organic video. Then create. Pagkatapos mong i-create ay check mo tong box para pumasok ang video. Then click done. Then andito na, finish processing ng ating video. Dahil maikli nga lang siya, punta tayo dito sa more options. Itong more options na ano, na letters ay ang laman niyan is andyan yung lahat ng tags. Pwede mo lagyan ng tags ang iyong video. Take note mga langga, ang ating video is pag walang video tags, mahirap sa i-recommend ni Lolo dahil walang tags. So kung anong tags ang gusto mo, kailangan ano siya, yung parang hinahanap ng mga tao ang iyong video, or para madali mahanap ang iyong video dahil mayroon kang tags. So dito, scroll down. Then, select the type of videos na in-upload mo, kung ano yan. Halimbawa, intro. Then, how to style, dahil ang ating video na in-upload is intro. How to make an intro. Then, click mo yung no, it's not made for kids. Then, dito sa ating ad cards. Itong sinasabing ad cards is, ito yung nakikita na square card sa end ng iyong video. Kung anong gusto mong ano video na ilagay dyan. So, ilagay muna natin ang playlist dahil isang video pa lang tayo. Then, itong ano line, i-adjust mo yan dahil dyan siya makikita sa iyong video. Then, next. Click save. Oops, balik muna tayo dahil wala pa tayong ano, visibility. I-click mo na yung public. Then, publish. Then close na tayo mga langga, dahil tapos na. Tapos na ang ating paggawa ng nag-upload na tayo ng video. Meron na tayong profile picture. Meron na tayong channel art. And dito sa ating
ano naman, balik sa ating customization. Customization nga pala natin is itong ating ano na, itong ano pala is channel trailer. Ito yung video na nakikita ng tao pag open pa lang na yung channel. Then dito sa featured for returning subscribers, pili ka ng video dyan na maakit ang iyong subscribers na bumalik. Halimbawa is a tutorial video, pwede din dyan. Or kung ano yung hilig mong video, pwede mo ilagay dyan. So thank you so much mga langga sa panunood ng ating tutorial. Sana ay nagustuhan ninyo or nasundan ninyo ang ating ginawang video. So ito lamang sa ngayon and thank you so much and God bless. Kung bago ka sa aking channel, please subscribe na lang po. Salamat.